Ito ko. Ngalay mo. Magandang hapon sa inyong lahat. At ako po'y nagpasalamat sa pagdalo ninyo sa ang hapon. Diyan tugtog. Mga alag. Ha? Saka nagpasalamat po ako sa lahat ng tumulong sa amin. Ama po tapo dyan. Salamat po ng marami. Lalo na po sa mga tumulong sa ilahan. Salamat po ng marami. At hindi ko po pati malilimutan. Salamat din sa akong balay. Saka po dito sa ating mga anak ay sana naman ay simulan ngayon ay hindi na pinatagdalaga kayo, kayo'y may mga pananagutan na sa buhay. Sana naman ay pagbutihin na ng pagsasama. Huwag mag-alisuman. Parihong bukas kayo sa isa't isa. Sa hirap at ginhawa ang mag-asawa ay magkaramay. Huwag ninyong akalimutan yun, lalong-lalo na ang Panginoon Diyos. Doon kayo unang-unang mag-sangguni ng problema. Ang mag-asawa ay maraming nararanasan sa buhay ng mga pagsubok. Pagsubok sa pira, sa pagsasama, ay pakaisipin muna ninyo bago kayo magdesisyon. Saka kung may problema kayo, pwede rin naman kayong lumapit sa amin, sa mga magulang ninyo. Yung pag-uunawaan ng bawat isa sa inyo. Lagi ninyo nga isipin. Hindi lang nagamahalan ng mag-asawa. Maraming salamat. Talaga, ito na nabagbagtang namin ang iyong sinabi. Wala talaga ang pagkasama, ang mag-asawa, pinakailangan. Sabi ko kanina, hindi tulad ng kaningi, sinubo at pagnainitan ay mailuwa. Yan po'y tuloy-tuloy, pagsubok sa pera, pagsubok sa lahat ng bagay, yan po'y dapat natin paglabanan. At huwag kalimutan ang tumawag sa ating Panginoon. Si Balaying Gracie naman. Ay, pagkakas na nagtitin po tayo, ay pasalamat po talaga sa lahat-lahat sa mga, sa aking mga talagang nag-iintindi ng pagkakanahin. Sa aking ako po, sa aking mga nagpagpilin, huwag yung yung
laging galit ng isa. Ganda ay malumanay. Huwag na natin kayanin yung iba natin nakikita. At sana magsama kayo ng maayos sa kambirahan. Hindi yung gusto ko sana lalaki ang magmumuna sa lahat ng desisyon dahil ay wala. Salamat. Kahit ako ay galing sa ospital ay pinakarating dito sa pakanay nito. Talagang ako po salamat at kahit na ako'y naka-attend sa aking kasal mga anak. Magsama kayo ng maayos hanggang sa wakas. Maraming salamat. Nauunawaan naman natin ang kalagayan ni Balayong Bensin. Talaga po nga sa kabila ng maraming pagsubok na ang ating papala sa kanilang Diyos. Sabi nga ay naka-attend din siya sa kasal ng kanyang anak. Dahil ang sabi ng Panginoon, kayang-kaya mo pa ito. Sige, pumunta ka. Ano po kaya na andun, masaya rin tayo na kompleto ang mga magulang. Kaya naman po, susunod po ang sister. Ang laki naman tayo. Yung babae ngayon na kapagsalita, kayo pang nalaki. Ay, kahit kaunti lamang, ay umalis talaga. Paano po yun? Sino masa? Sino ma-proxy doon? Ikaw, nasaan yun? si Aratin po nga. Dito ka lang, huwag ka lang umalis. Hindi ka magsalitain. Hindi ka lang magsalitain. Hindi ka na. At ang picture lang pa kayo. Si Balayong Rini. Maganda nga po sa ating lahat. Sa lahat ng mga tumulong. Sa trabaho, sa pagkarahan. Sa kapalay ko po. Magpapasalamat po po. Sa kanilang pagtulong. Sa amin. Upang po. Sabihin ninyo sa isa't isa kung ano ang nararamdaman ninyo. Sino mabuti. At saka kung kayo ay wala, ay manalangin kayo sa Diyos. At kayo ay hindi mawawalan, pero hindi magkaroon. Joke lang po. Kailangan ko at maraming pong salamat. Palakpakan po tayo. Pero yun po ay alam natin na sabi nga, manalangin lamang tayo lagi. Hindi tayo babayaan ng Diyos. Ngayon po ay tinatawagan ko si Tio Ricky, si Brother Ricky de Mesa. Siya po yung magsasalita para sa kanyang kapatid, si Edgar, si Maray Edgar. Brother Ricky, andyan doon sa tabing karsada ay. Wala sa likod. Maraming salamat po. Hi. Hello. Kumusta naman kayong dalawa?
Ilan dito nyo kami ni Tito Janet. Andito kami para nag-witness sa inyo, sa kasal ninyo. Kung sakali meron kayong problema, handa kami na sumuporta sa inyong dalawa. Mahal na mahal ka namin. Nawa, pagpalaan kayo ni Lord sa inyong pag-isama at bigyan kayo ng masaganang buhay at haba ng pasensya sa bawat isa. Kayo, bilang mag-asawa ngayon, dadaan kayo sa step by step na pagkakilala sa bawat isa sa inyo. Tandaan nyo, ang pag-asawa ay hindi yan kanin na isusubo pag may hindi tinagawa. Alam mo, big sabihin nun, di ba? Kailangan palawigin nyo yung pagbanggog sa bawat isa. Pagka yung isa ay apoy, yung isa ay tubig. Para mawala yung ano. Di ba may isinira ko sa inyo kung paano aalisin ang galit at kami yung galit sa puso natin? Katatanda niya? Ganun gawin ninyo pagka may time. Kasi normal sa mag-asawa yung minsan hindi nila kaintindihan. Pero pag-usapan nyo, yun ang the best. Pag-usapan yung dalawa para masolve yung problema. Hindi nadadaan nyo sa init ang ulo. The best po yun. Witness namin yung ano, yung kayong dalawa, mabait naman si Kuya, si Ate. Baka nagtataka kayo, bakit Ate at Kuya? Ano po? Kasi normal po sa amin sa simbahan, Ate at Kuya tawagin namin. Yung misis ko, Ate ang tawag ko. Kasi nasanay kami. Ibig sabihin, Ate at Kuya, walang matanda, walang baka. Sa Panginoon ng Panginoon, diba? Ganun po ibig sabihin. Hangad ko sa inyong dalawa maging masagana at masaya inyong pag-asama. Himay at saka Sherwin. Ayun po. Maraming salamat at ngayon natuloy din yung inyong kahit na nagtaan tayo, alam niyo naman, di ba? Sa Tiglisi, alam naman natin, talagang si Ate pinili niya talaga na lumakas para makatid sa kasal. Talaga nakita ko napaka-supportive niya para sa inyo talaga. Kaya ito, napaka-kayang-kaya. Diba? Kaya kayong dalawa, mag-umpisa kayo. Yun, kung may ano, pwede nyo kami tawagan si Ate Janet. May problema kayo, pwede nyo yan. Si na ma'am. Si sir. Nandiyan kami. Nandito kami sa likod nyo. Hindi na kami para tula ka. Para kausapin lang kami. Nandito kami para pwede nyo kami magpayos sa inyo. Hindi na kailangan. Ano po? Maraming salamat, sir. Thank you. Maraming salamat, brother, at napaka-sarap pakinggan. Napaka nag-iisip ako dahil sa mga sinabi mo. Sumangguni lamang kayo kung kayo may problema kay Brother Ricky. Sa pera, sa paalaala, nandang lahat sa kanya. Sabay ganun nun sa pera. Ayaw naman yung gulpin laki. Yun din po ang